Sagada feels na yung pressure. So guys, mag-hike ka, wait lang, halata yung hingal ko. 5 to 10 minutes going to Aranya. So ayun yung dadaanan niya. So bawal sa maarte guys. So make sure nakapang hiking shoes kayo, naka-rubber na matibay. Ayan, dadaanan niya. Ayun yung daanan guys. Medyo masukal. Charot. Ayan. So dapat gaya pa ng mga buto-buto pag umakyat dito. Pero labuti kumain tayo. Ay tinapay, no? Oo. Di ba? Sorry kuya, nagpicturan pa. Ang ganda yung kalsada. Ah! Meron. Yung papunta po rin. Ay, paakyat pa. Oo, ito dapat. Ayan si Kuya Ronel. Nasis kami. Kung may mga magtatanong kung pwede yung mga sedan lang. Guys, we highly recommend SUV cars. Pero if ever pupunta kayo sa mga 13 Falls, yun kasi medyo mahirap na. Parang kahit SUV cars, hindi kaya kasi baragan talaga ng mga sasakyan. So anyway, room tour ko kayo mamaya. So let's go. Gradyo lang po kayo. Okay, sample namin kuya. Pag anong pipindutin? So guys, ito yung kailangan. Ito lang po. Didinan nyo lang po. Tapos magsasalita po kayo. Sige, tatry ko ngayon. Wait lang. Hello, hello. Uy, ang ganda na rin ko. Errol, try me hello. Kasi pag para pagtatawagin natin si kuya. Hello lang. Kahit ano, walang pwedeng. Code. Welcome, welcome to Aranya. Aranya. Tama. Welcome to Aranya. Hello, hello. Oh, hindi. Di ba yun lang? So, one yeah. Call away kuya, lang. How are you? One call away lang si Kuya Ronel dito. Sige, thank you so much. So, hey guys, it's me again, Shal, from Explore with Shallow PH. So, for today's vid, late na ako nag-intro, guys. Nandito na kami sa may Aranya, sa may Doña Remedios Trinidad, Bulacan. DRT kung tawagin ng mga locals dito. Tsaka, mas kilala as. Actually, siguro pag na-open ko to, ay pag na-upload ko to, na-up ko to sa video namin, soft opening na sila, maglo-launch na sila, guys. Kasi, if I'm not mistaken, parang few pa lang yung mga nakapunta dito or yung owner pa lang talaga yung nakapag-stay dito. So, tutur ko kayo dito, guys. Bagong staycation siya sa may Bulacan. Sobrang ganda, guys. As in, alam mo yung mga virgin place pa na parang legit na hidden. As in, hindi pa nakikita ng mga iba. Pero nakita nyo naman kanina, guys, bago kami makarating dito sa mismong cabin namin, is medyo may very, very light lang naman na challenging na pagpasok. Pero hindi naman siya super duper hike talaga. Parang 5 to 10 minutes walk lang papasok. Pero meron ding area na
pwede yung SUV cars, pero hindi ko sure ha, kasi alam ko talaga hanggang dun lang sa may Aling Mindas Bukupay. Yun yung pinaka-landmark, guys. Magda-drop off kayo dun, tapos may magsusundo sa inyo from Aling Mindas, tapos yun, papasok na kayo. Medyo masukal yung place. Nakita nyo naman yung itsura. Ang clip namin, guys, yun. Yun yung pinagdaanan namin. Pero hindi naman siya super, ano, super mahirap lakaran. Pero siguro kaya hindi ako nahirapan kasi maaraw ngayon. So, hindi muddy yung natapakan namin. Pero feeling ko lang, kung maulan, medyo maputik, guys. Kaya sinabi ko kanina na mas okay siguro kung papasok pa lang kayo dito is mga naka-mountain shoes kayo. Or mga, huwag nyo ilaban yung white shoes nyo, guys. Yun, huwag nyo masyado ilaban yung white shoes nyo. Tapos yung mga tribu sleepers, mga ganon. Yun yung marerecommend ko sa inyo papasok dito. Tapos yung bag nyo, make sure comfortable yung clothes nyo. Tapos yung bag nyo, yung mas safe and secured. Tapos, lalagay ko yung mga ibang details kung may mga hindi ako masabi. Pero for now, tutur muna namin kayo dito. So, let's go! Sa kitchen. Kitchen. Munta ng from kitchen. The other side. Yes! Guys, pupunta kami din sa may kitchen area nila. May ihawan sila dito. Papakita ko sa inyo. Actually, may dining area din sila doon. So, medyo walk lang ng very light. Samahan kami ulit ni Kuya Ronel for our dinner. So, let's go, guys. Nalalaki yung taas, guys. Thank you, Kuya Ronel. Ayan. Safe yan, guys. So, walang mga tik-tik at mga manananggal. Charot! Yung dinner namin, inihaw na liyempo ba to? Tapos ito, tilapia, tapos talong. Tapos guys, ito aayusin pa lang, wait lang kayo mag-focus. Iaayusin pa lang shabu-shabu yan, guys. Yan yung dinner namin for the first night. Okay, hi Errol. Hello guys. Si Jello. Si Stella, the doggy. The three tagapayos. Oo. So guys, nandito na kami sa area na nila, pwede kayo mag-ihaw, magluto, and anything. Tapos akala namin, walang food. Nagdala pa naman kami ng mga ingredients namin. Pero anyway, yun nga, pinakita ko sa inyo yung mga food. Meron yempo, tilapia, tsaka may pa-shabu-shabu. Tapos si Jello nilalaro si Stella. Tapos yun, dapat pala dadalin doon. And pala decision kami, pumunta kami dito. Dapat dadalin sa area namin yung dinner. Eh yun, pumunta kami dito. Konting walk lang naman, tapos yun. Hi guys, magsasabi-sabi kami. Ay, yung mga ingredients guys, yung sabi-sabi. Tapos, ano to? Bok choy. Bok choy ba to? Ito yung Korean pet sa nila. Bok choy lang? Ano to? Ano to? Tapos, ito yung pang-sabi-sabi. So, sabi-sabi na yung Korean pet. Kasi na guys, medyo mabigay. Mayroon pang Korean pet dito. Pero, may ito naman ito pa na tingnan na guys. Bok choy, hindi mo ito pa na tingnan na guys. Ito yung tingnan na tingnan na guys. Ito yung
A few minutes later. Expectation, ice-ice ng gamit for tomorrow. Ready ka na tomorrow, Errol? Yes. Ready ka na sa 13 Falls? No. Di ka sure? I'm not. Ready na for tomorrow? Time. Sa 13 Falls? 13? Oo. Baka nga mga 15 ako eh. Ah, talaga ba, Charmaine? Talaga ba, Charmaine? Ha? Si Bro Aureliana lang daw, naka 13 eh. Ikaw? Sabi ni Kuya, meron daw pang 14, 15. Yung hidden gem ba yon? Hindi rin napuntahan ni Drew. Nako. Sabi mo sa video na to, hinahamon kita, Drew Aureliano. Hinahamon gusto kita. Ko may pagturo, bilis. Hinahamon kita, Drew. Ayan, hindi mo natapos yung 14, 15. Ako ikaw, natatapos para sa'yo. Yan na, sinasabi ko sa'yo. Ikaw, Errol. Hinahamon mo ba si Drew Aureliano? Tatalunin ka namin! Di ka sure! Sila dito, guys. Ayan, mga lagayan. Ayan. Kalat lang yung mga gamit namin. Tapos, ayan, meron din silang mga lalagyan dyan ng mga food. Ito, to, yan. Expectation versus reality muna sa mga uutidang nagaganap sa mga picture, magagandang photos, pero katotohanan. Ang daming dala, hindi mapakali kung ano yung mga damit. Yung mga OOTD ko pala, most of them sa ano, Alison Bell. Lalagay ko dito yung ano, yung sa kayo pwedeng mag ano, mag-avail. Guys, update. Tapos na kaming mag-dinner. Tapos nakapag-bonding kami sa mga staff nila. Kay Kuya Ronel, sa tour guide nila, kay Kuya Billy, kay Ate Annalyn. Sobrang parang barkada lang talaga sila dito. Sobrang saya ng bonding namin. After namin mag-dinner. So, medyo madilim na, guys. Kasi time check siguro mga... Ano oras na, B? Ano oras na? Oh, mga 8 p.m. na. 8 p.m. na, guys. Time check. So, nag-aayos na nga kami ng gamit. Papakita ko sa inyo yung reality na nagaganap dito. Ayan. Ang kakalat. Ayan. Kasi bukas, yung itinerary namin is sa 13 Falls, tsaka sa mga ibang cave pa nila ng mga pinuntaan at finisher ni Drew Aureliano sa biyahe ni Drew. So, hindi, alas 8. Oh, diba? Pasok pa kami sa fasting. Ngayon, nagpa-fasting kami, hindi lang talaga halata. So, ayun na nga, maliligo na kami ngayon para tomorrow kasi maaga kami gigising. 6 a.m. magbe-breakfast kami, 7 a.m. or 7:30. Ready to fight na sa 13 Falls. So, ayun. Tapos, yung a little background ng palit dito, guys, walang wifi dito. Tapos, yung signal niya, meron naman, pero... Don't expect na talagang yung signal niya is stable. Nawawala-wala siya minsan. Wala din siya refrigerator, guys. Pero, pwede kayong magdala ng food. Walang corkage yung food nila dito. Then, may lutuan at ihawan doon. Yung kaninang area na parang dining. Na pwedeng maglalakad ka lang naman. Gaguide ka naman din ng mga staff nila dito. So, ayun. Siguro after this clip, tomorrow morning na. So, try ko mag-update pa later kung makapag-update pa kami. So, good night for now and see you tomorrow. Bye! Breakfast is ready. Maling hot dog and egg, sarap naman. A few minutes later. So guys, update. Tapos na kami mag-breakfast. Ngayon naka-prepare na kami for our 13 Falls visit. So ayan guys, comfortable clothes lang yung suot namin para ready to fight dun sa 13 Falls. Tapos nagsuot din kami ng mga aqua shoes. Ayan, aqua shoes by Tactics, guys. Tapos naka-leggings lang ako, tapos mga shorts para ready to swim na dun sa mga falls nila. So, sana makaya namin yung 13 falls. Balikan ko tong video na to kung nakaya namin. So, update namin kayo mamaya. Nandiyan na kasi yung service namin. So, let's go! Ready for adventure, B? Ready up. B! Ready for adventure. Ready for adventure. Ito na yung sasakyan namin. Papuntang 13 falls. Hindi doon. Ayan na, Errol. Sinasabi ko sa'yo. Oh my God. Dito pala may adventure na. Be well for adventure. Ah!
Ayan, nagkapitsuran pa dito. Off-road yarn. Tapos sobrang ganda ng view, guys. Ayan. Ganda. Hirap na hirap na bumaba after mag-for the gram. May picture ka. Kamusta naman yung experience sa 13 Falls? Wala ko sa 13 Falls. It's harder to breathe. Ito, guys. Maglalakad pa kayo dito. Oo, atabi. Ayan yung pababa, guys. Naglalakad kami. Kasi dito, hindi na kaya ng sasakyan. Careful. Dito na kami sa medyo patag. Pero medyo rough road pa rin. Wait lang. Medyo basa-basa yung dinadaanan. Pinakita ko naman sa inyo kanina yung itsura. So make sure wear comfortable shoes talaga, guys. Bawal yung mga white shoes dito, ha. Yung mga... Ako naka-aqua shoes nga ako. Tapos yung mga ano, pambundok na shoes. Pwede-pwede dito. Hi, B! Oo nga, medyo madulas yung daan. So, siguro mas marerecommend ko best time to visit talaga yung maaraw. Kasi pag mas mamadi, mas mahirap. Mahirap pag nag-ulan dito, mm-hmm. Kuya. Mahirap. Hi, B. Naka-survive yan. Survivor yarn. Naka-survive yan. Wala pa sa 13 for survivor na agad. Ito na nga, pababa na kami. Balikan ko kayo later. Kasi mahirap mag-vlog. Bye. Pero nakaya namin yung 30. Sinasabi sa'yo, Drew Arellano. Hindi mo kami kaya. Diyata na daan ni Drew to lang, kuya. Ay, udan. Ah, nag-aaral. Sabihin, kuya eh. Ayan sila, kuya. Si Kuya Billy. Kano binahay sa'yo ni Drew? Kano binahay sa'yo? May ATM machine ba malapit? Yung tour guide ni Drew sa biyahe ni Drew, si Kuya Billy yun. Hi ka, Kuya Billy. Hi. Sobrang protektado ka sa kanila. Alam mo kung saan ka aapak, lalo na kapag kungari alam mo madulas, kinakalmahan lang nila. Ay, sobrang surreal yung place dito. Hi, Errol! Oo. I-book niya for DRT. DRT Bulacan 13 Falls, si Kuya Billy. Hi, painga lang muna kami dito. Tapos after nito, kiyat na kami. Tapos, yun nga, sunod na namin mag-ATV kami. So, update namin kayo mamaya. Sobrang haggard na, Diyos ko, nakarating din sa 13 Falls. Sabi ni Kuya, 10 minutes lang namin makakaya, pero hindi ko sure 2 hours na ata namin ginawa o less than 2 hours lang. So, painga lang kami dito. Minutes later. So guys, pabalik na kami sa May Aranya. Tapos na namin yung 13 Falls, tapos may mga ilog pa kaming nadaanan, tapos may paahon pa actually pag-akyat mo yun. Sobrang pagod pero sobrang worth it naman pag natapos. A must try. Pero extreme talaga siya, guys. Sobrang extreme. Hindi. For beginner, medyo mahihirapan ka talaga. Pero siguro kung ano ka na talaga, makita ka ng bundok, normal na lang sa'yo yung mga ganun. Pero ang hirap eh. Mabato talaga siya. Tapos talaga ang hawak ka sa lupet, mga ganun.
nanonood nito, i-try nyo rin yung 13 Falls sa Must Try, guys. So, ayun. Fresh air lang din dito. Ayun lang. Guys, we're back na. Nandito na kami sa Aranya. Tapos, di pa rin kami naliligo. Magla-lunch pa lang kami. Late lunch na actually. Time check mga 1, mag-1 na mga ganun. So, sila Jello, ipe-prepare na yung budal fight namin. Ayan. Ipe-prepare na namin. Sobrang pagod, pero sobrang worth it dun sa 13 Falls na yun. Guys, kung tatanungin nyo ako kung ire-recommend ko yung 13 Falls, ire-recommend ko talaga siya, Recos of Shallow PH siya. Pero kung sa mga arte ka, parang hindi ko mare-recommend yun. Pero kung mga expert ka na nag-hike, parang madali na lang sa'yo. Sa beginner, medyo mahihirapan ka talaga. Pero sobrang worth it, sobrang ganda ng mga falls doon na alam mong walang ganun sa city, sa Manila, walang ganun. Sobrang hidden siya. Actually, kala ko yung Bulacan, usually kala ko mga resort lang na mga pang-family. Pero sobrang dami pa palang ma-offer ng Bulacan, guys. Try nyo lang siyang explore. Huwag lang yung nasa harap. Marami pang mga hidden gem dito. Hindi naana namin para siyang Sagada. Kala mo nasa Sagada / Baguio ka. Even the weather, same with Sagada and Baguio. Lalo na daw kung mga October to February, malamig daw talaga dito. No need na nga mag-aircon talaga. So, ayun lang. Parang hindi napagod sa 13 Falls, so. So, makakain. Mm-mm. Kain tayo. Wala na. Wala naman. Ilog na pala kami, so daw mag-ATV rides na kami. Then pupunta namin yung ilog na pwede pang maligo. Ayan, nagtuturoan na sila. So may energy na kami ulit, so let's go! Mag-guide sa inyo para maka-experience. Sino mag-drive niyan? ATV ride. Ayan. Tapos, silang dalawa. Bali, ganito yun po yung sa kabin. Pasunod lang naman ako. Later. So guys, may i-share ako sa inyong product pala. Every time we travel, lalo na kung outdoor, lalo na kung mga hiking, mapupunta kayo sa mga falls, sa mga forest, magubat. Ma-forest, magubat, ano daw? Yung mga tipong mapuno, yung mga ganyang place, yung mga masukal. Usually, I bring this bebe bags, guys. Ayan yung itsura niya, ayan. Super liit niya lang, ayan o, ganyan lang siya kalaki. So, hindi siya makakasikip sa mga luggage nyo. Or, parang makeup kit lang talaga siya. Kala mo, ano lang siya, yung sa mga lip balm, ganun lang siya. So, eto, lagi kong dinadala to. Kasi, pag kungari, sensitive kasi yung skin ko, lalo na kungari, ano, aside from off lotion, eto yung dinadala ko. Dati kasi off lotion yung dala ko. So, eto na lang yung dinadala ko ngayon. Kasi, pag kungari, malamok, tsaka outdoor moisturizer talaga siya. So, eto lang siya, ganyan lang. Ayan, gusto niya lang na ganyan. Tapos, ayan, hindi naman halatang gamit na gamit sa amin dahil, ayan, nabawas na po. Ayan. Tapos, payad niyo lang siyang ganito kung saan yung makating part. Tapos, hindi siya malagkit, guys. Huwag niyong expect na super lagkit. Lightweight lang siya, tsaka odorless siya, guys. So, lalo na ngayon, nakita niyo naman yung place na pinuntahan namin. Nag-hike kami, nag-falls kami. So, may mga konti lang, mild lang naman na mga kagat-kagat. So, nilalagyan ko siya after naming mag-visit doon para medyo kalmado na siya. Tapos, hindi naman agad-agad yung effect niya. Pero, may progress naman. Ano din siya, guys, sa natural itch eraser, tapos outdoors natural itch eraser, tapos outdoors moisturizer, skin rescue for sensitive skin. Ayan. Tapos ito naman din sa mga scar toys. Scar rescue naman tong isa, guys. Maliit lang din siya, para lang din siya makeup. Ayan. Ayan, ganyan yung itsura niya, guys.
sa ano. Lalagay ko sa link below kung saan kayo pwede mag-order. Bebe Balm PH. Lalagay ko kung how much or doon kayo mag-inquire ng mga ano. Actually, mga mura lang naman to. Hindi siya mabigat sa wallet. So, if you are a travel vlogger, mahili ka sa mga hiking, sa mga falls, mga ganyan, I highly recommend this. Lalo na sa mga legit na mga nagta-travel na Bebe Bugs. Ito, kasi para sa mga malalamok na area, guys. Sobrang legit nitong product na to. We highly recommend Bebe Bugs. Tapos, ito naman, pag scar rescuer to, guys. Sa mga may peklat, pwede to sa may sugat, pwede siya. The name itself, scar rescuer. Ito talaga, guys. So, ayun. Share ko lang tong dalawang product na to na lagi kong dala pag nagta-travel. Nakita nyo naman kung gano'ng kasukal yung pinuntahan namin. Kaya lagi kong dala tong dalawang to. Ayan lang. Ganyan lang siya kaliit sa bag ko. Eh, usually, ang dami kong dala. Overnight lang, naka-ano pa ako. Nakamaleta. So, hindi siya mabigat para sa akin sa ano. Napaka-convenient niya lang dalhin, guys. So, actually, kahit nga hindi sa travel eh. Kahit magka-coffee ka lang, cafe hopping, or malling. Pwede mo siyang dalhin eh kahit saan. Even maliit lang yung pouch mo or mga sling bag. Pwede siya, guys. So, Bebe Balm PH, we highly recommend. Hashtag Recos of Shallow PH. Bonfire night. Cheers, guys. Wait mo, grabe. Uy, kita. Gusto mo? Good morning, guys. Day 3 na kami. Day 3 na. So, magbe-breakfast muna kami. Tapos, mag-aayos na. Lilipat naman kami doon sa kabilang station namin. Napababa ako ng Hampton eh. Morning! Good morning, guys. Kain. Coffee. Corn beef and egg. Corn silog for day 3. Ano? Nag-travel para matulog. Hay ka naman dyan. Ayan oo, gumagalaw pa yung serpiente. Hay ka naman. Ayan, nag-ahay sa inyo. Nag-ahay. Hay ka naman. Hello? Hello? Ayan, nag-ahay. Ayan guys, pa-check out na kami. So, quick review lang. Dito sa may Aranya, dito sa may DRT Bulacan. Sobrang nag-enjoy kami. Aside sa kalmado yung place, payapa lang, tahimik. For me, kasi ano eh, yung place niya, yung vibe mo, na doon muna tayo sa vibe. Yung vibe niya kasi, para kang nasa Sagada / Baguio. Una-una yung weather niya, malamig guys. So even hindi ka na mag-aircon, malamig talaga. Even tanghali, malamig siya guys. Hindi lang dahil gabi kaya malamig. Hindi, malamig talaga siya yung weather niya. Best time to visit daw dito is October to February kasi mas yung lamig niya, mas malamig talaga. Place niya guys, kayo lang yung tao as in private lang. As of now, kasi isa pa lang yung parang villa or cabin nila dito. Pero soon, magkakaroon pa sila ng ibang mga villas dito. I think 3 or 4 pa yung idadagdag nila. Tapos, as of now din, anong ba mga yun? November, wala pa silang pool. Under renovation pa lang. Dinaanan namin, nakita namin, nagkoconstruct pa lang talaga sila. Tapos, pero yung pool niya guys, hindi siya tabi ng villa. Diba the usual, eto na yung villa or cabin mo tapos sa tapat na yung pool. Hindi, medyo walk up pa ng mga siguro 2 to 3 minutes or pwede mo naman ni ATV lang. As in, malapit lang din talaga. Hindi ka naman lalayo. Tapos, number 2, hindi ka maboboring kasi, syempre, usually pag nag-i-staycation ka, di ba parang, aside sa view, aside sa pool, ano pang gagawin? Parang, relaxation lang, ganyan, bonding lang. Dito, aside doon, pwede ka mag-ATV ride. Pero, with the twist, yung ATV ride nila, extreme talaga, guys. Pag lumingong ka, banging ka. Ganun yung eksena. Hindi naman. Pero safe siya, guys. Safe. Safe siya. Pero extreme talaga. As in, paalon-alon yung daan. Tapos yung daanan niya talaga, rough road. Hindi siya patag. As in, ATV ride talagang extreme yung eksena niya. Tapos,
Yung ATV ride, may additional payment for that. 500 pesos, 30 minutes to 1 hour, more or less. Lagay ko dito, hindi ako sure, guys. Tapos, aside sa ATV ride, guys, meron din silang ano dito, side trip. Na, yung side trip nila na famous dito sa may Doña Remedios Trinidad, Bulacan, is yung 13 Falls. Yun yung pupuntahan nyo. Medyo syempre nakaka-overwhelm. Uy, 13 Falls, ang dami namang falls yan, ganyan. Ako rin eh, yung narinig ko 13 Falls, sabi ko, hala, mga isa or dalawang falls lang yung mapupuntahan ko, pagod na ako. Yun yung inisip ko, yung hindi pa ako nakakapunta dun. Pero yung nandun ako, oo, yung dadaanan nyo before going 13 Falls, talagang rough road, even yung mga SUV cars, hindi kaya. Talagang 4x4 talaga dapat, yung mga pambaragan talaga dapat, nasasakit. As in, alam mo yun, yung hindi siya normal rough road, parang talagang, mapapaganong ka. Gusto mo yung, mapapaganong ka. Ganun talaga yung daanan niya. Talaga, as in rough road. Kaya yung mga big cars talaga yung ano doon, yung mga malalaking gulong. Ganun yung eksena na mga dapat dadalin nyo if you're going to 13 Falls. Pwede rin naman magmotor. May mga nagmomotor. Pero may parking dun sa likod. Hindi ko na siya na-video, guys. May, pwede magmotor. May ibang daan. Pero kami kasi yung dinaanan namin, yung pasasakyan, actually, mas fastest way for me, yung dinaanan namin. Pero lalakad ka pa rin sa rough road kasi may part na hindi na kaya ng sasakyan bumaba. Kasi mag-gutter ka na talaga. As in, kahit malaki cars mo, tatama na talaga, hindi nakakayanin, guys. So, lalakad ka talaga, mga 5 to 10 minutes lang naman, going dun sa 13 Falls. Tapos, pag nandun ka na, maganda talaga yung lugar, guys. Ang daming mga bato, fresh yung water. Much better sa akin kung umalis kayo ng earlier, kasi wala pa masyadong tao. Kasi medyo pag pumunta ka na siguro ng mga 11, unang-una mainit na. Tapos, pangalawa, marami ng tao, marami ng photo. Yung is 10, 11, 12 years old, pwede. Pero kung below dun, hindi ko siya makare-recommend. Baka mas stress lang din, guys, sa mga bagets nyo. Tapos, may bonfire din siya dito. So, ang dami niya activities, guys. Bonfire to make the, yung sa marina, activities nila. Bonfire, ATV, 13 Falls, side trip ng 13 Falls yun talaga. Actually, highlight ko yun ng 2021 eh. Kasi, nakaya ko pala. Akala ko hindi ko kaya. Sabi ko, kaya ko pala yung 13 Falls. Medyo masakit nga lang yung mga binti ko ng very light. Pero wala naman nasugatan, walang na-aksidente. Safe siya puntahan, guys. Don't worry. At make sure meron kayong tour guide. Kasi yung tour guide namin is si Kuya Billy. Si Kuya Billy yung nag-tour guide kay Drew Arellano sa biyahe ni Drew. So, sobrang komportable namin. Komportable namin doon. Tinutulungan niya kami when it comes na, Kuya, wait lang, kalman lang, ganyan. Kasi syempre, as a hindi naman pro hiker, parang mahirap sa amin na, wait lang, akit na ganito, ganyan, mga Spider-Man effect yung paakyat mo. So parang yun, tutulungan ka talaga nila pag babagalan nila. Kapag medyo masakit na yung mga buto-buto mo. Yun, talagang makakatulong talaga sila. Si Kuya Ronel din, sinamahan din kami kasi papunta doon. Sobrang helpful din talaga nila. As in, ramdam mo talagang ano, VIP guest ka. Hindi lang guest, VIP guest. Yung ituturing nila sa lahat ng guest dito. And anything you need talagang, madali lang pala dito. Kasi, syempre, isipin nyo parang forest, paano kaya yung mga stuff nila. Meron kami, meron silang ano dito, parang walkie-talkie. So, anything you need, sabihin nyo lang doon sa walkie-talkie. Yung pinakita ko sa mga before na clip na, kuya, ready na po yung breakfast, baka pwede na pong pakiserve, gano'n. Kuya, mag-ATV na kami, legit na one call away lang yung mga staff nila dito, guys, because of the walkie-talkie. Ang ginagamit pala nila dito ay solar pala, guys, sa electricity. So, tatanungin nyo kung yung CR nila, private CR, sa inyo lang yung CR, guys. So, hindi siya public CR, malinis din yung CR. Maarte ko sa CR, guys, kaya mapapangako sa yung malinis. Parang hotel vibes din yung CR nila dito. Tapos with the view, di ko na kailangan magsabi pa doon. Nakita nyo naman yung itsura ng view. Sobrang ganda. Sobrang tanaw lahat talaga. Even yung Manila, alam ko tanaw na. Ito, dito nagpifilm ako, sa likod nito yung view. Kaya ang ganda habang nagsasalita ako. And yun lang yung mga marerecommend ko dito.
guys. Actually, worth to visit tong place na to kasi hindi mo na kailangan lumayo. Usually, south kami palagi eh. Pero ngayon, unti-unti ko nang na-explore yung north. Kasi feeling ko pag north, eto lang yung mga offer. Boring. Yun yung mga feeling ko before. Pero hindi pala. Ang dami niya. Ang dami pang pwedeng ma-offer ni north. Kaya, ayun. Sana after ko ma-up to, bisitahin nito tong Aranya sa may DRT Bulacan. Sobrang worth to visit to, guys. Barkada, family, couples, pwedeng-pwede dito. At sana soon, mabisit ko rin to ng okay na siya, fully developed na siya, may pool na. And one thing pala, nakalimutan ko, meron dun sa gilid pala, mag-ATV kayo, mag-ATV ride kayo, 2 to 3 minutes lang na ATV. Parang man-made river. Alam mo, hindi namin maano kung ano bang tawag dun. Man-made river. Pero yung water niya galing sa falls. Maganda. Insert ako ng clip dyan. Ganyan yung itsura niya, guys. Malinis siya. Pwede kayo maligo. Malamig yung tubig. Yun lang. Malamig yung tubig. Pero ano siya, galing sa bukal. So, pwede kayo maligo siya. Kaso bago kayo pumunta dyan, 2 to 3 minutes drive ng ATV. Pwede nyo naman lakarin, pero ba't nyo pala lakarin kung may ATV naman, diba? Tapos, yun yung mga marerecommend ko dito sa Aranya. Eh, sa 13 Falls na, magkakalapit lang siya, guys, don't worry. Hindi siya yung, in-expect ko kasi 13 Falls, malalayo yung pagitan na parang 30 minutes away. Hindi, as in, eto na yung 1, eto na yung 2, eto yung 3. Pero yung twist dun, medyo may semi-hike. Actually, ni semi-hike eh. Parang may mga magka-climb ka talaga, hawak ka sa lubid, yung ganyan. So, bawal ang maarte dun, guys. Bawal ang maarte, wear comfortable clothes, wear comfortable shoes. Ang marirecommend ko sa shoes nyo, kasi yung shoes nyo talaga mababasa. Hindi siya yung, ay hindi, di ko babasain. Pwede naman, lalagay mo dito. Pero parang ang hassle, di ba? Ang marirecommend ko, magsuot kayo ng aqua shoes. Ang ginamit namin dun is yung tactic shoes na kinaya niya talaga lahat ng 13 Falls din, guys. Even yung sa 13 Falls na hindi pa kasama yung mga river na maliliit ha. So talagang extreme talaga yung adventure nyo if pupunta kayo ng 13 Falls. And nasabi ko din pala, before kayong pumuntang 13 Falls, yung dadaanan nyo, Sagada feels. Talagang, alam mo yung pag-ganon-ganon, tas mataas, tas kita mo lang yung kabundukan, bulumbunduken, mga ganon. Ganon yung itsura niya, ganon yung vibe niya. Sabi ko nga, hindi man ako nakapunta ng Sagada or Baguio this year because of pandemic. Pero para na rin ako nakapunta, mas pinalapit pa kasi hindi ko ina-expect na may ganito pala sa Bulacan. Kasi usually pag Bulacan ako, ang iniisip ko sa Bulacan parang mga resort lang, family resort, parang like sa Laguna yung mga ganung resort lang. Yun lang iniisip ko sa Bulacan. Pero mas marami pa palang kayang i-offer si Bulacan na hindi nakikita ng mga ibang tao. Hindi nila na-explore kasi ito lang yung nakikita nila. Kaya sabi ko, parang kulang pa pala ako sa kaalaman dito sa Bulacan. Knowing na malapit lang ang Bulacan ha, 2 to 3 hours away from Manila lang. Hindi mo na kailangan lumayo. May ganito ka na. Kaya sabi ko, uy, hindi ko na kailangan bumiyahin ng malayo papunta sa Sagada. Kasi may ganito pala dito ng place. Tapos when it comes naman, for sure may mga magtatanong kung kailangan mabivaccinated, may travel pass ba, mga RT-PCR. Yung pumunta kami dito, as of November 2021, walang travel pass na hiningi sa amin. Wala namang RT-PCR na kailangan. Hindi yung kailangan ng vaccination card. Pero but make sure na dalhin nyo na yung vaccination card nyo in case na maghanap or may mga mahigpit na area. Yun. Tapos, ang yung papunta naman dito sa may Aranya, guys. Kasi medyo ano siya eh, sketchy pa yung place eh. Parang legit na unseen talaga. As in, yung binigay lang sa amin ng owner is yung map lang talaga. As in, raw pa kasi hindi pa talaga siya nagsasoft opening. So, mahirap pa siyang anuhin kasi hindi pa siya lumalabas sa waist pin. So, parang ang binigay lang sa amin is yung mga landmark. Pero yung landmark, hindi naman mahirap hanapin, guys. Once na nasa Kamachin, hindi ko alam po paano pag-pronounce sa Kamachin. Kasi from Eagle Cement, nasa Eagle Cement ka na, pwede ka na magtanong kung nasan yung Kamachin. Tapos sa Kamachin, kapag nakakarating ka na, tanungin mo lang yung Aling Mindas Bukupay. Yon, alam na ng mga ano, yun yung pinaka-landmark kay Aling Mindas Bukupay. Alam na ng mga taga-Kamachin yun. Pero wag muna kayong magtanong kapag
wala pa kayo sa Eagle Summit kasi hindi talaga alam nung mga locals doon na saan yun. Kasi parang kala mo na scam ka na may ganito bang place. Pero doon na kayo sa kamachin magtanong guys na saan tong aling Mindas Pukupay. Alam na nila yun. Tapos malapit na lang din doon. And if I'm not mistaken, sabi kasi nung driver namin, yung daanan going to Eagle Summit is puro truck daw talaga dumadaan doon. Tapos yung daanan naman na yun, pwede naman sedan. Pwede sedan yung paakyat. Pero yun nga, yung dito na talaga sa may Aranya, sa mga 13 Falls, para mas marirecommend ko siguro SUV cars talaga or mas bigger cars yung dali nyo. Mas ma-enjoy nyo yung lugar at mas madali din. Yung when it comes sa mga food naman, wala namang corkage yung food guys. Hindi ko lang sure kung pwedeng mag-ihaw dito, pwedeng magpaluto with minimum charge lang siguro guys. Yung dito. Kasi sila Ate Ana, mabait sila. Kasi nagpaluto kami. Nagbaon kami, guys. Sabi ko, paluto kami. Tapos, nagpay na lang din kami. Ng minimal cost lang naman din. Sa bata, actually, siguro, lagay ko na lang dito kung pwede yung bata or kids are allowed. Kasi hindi ko pa natatanong, nako-confirm when it comes kung pwede yung mga kids. Pero, for me, pwede naman yung kids. Basta may mga kumpanya ng mga adults naman. Pero sa 13 Falls, guys, hindi ko siya mare-recommend for the kids. Kasi ako nga parang hirap na hirap ako. Parang, siguro kung mga kids. So, siguro, ito na yung closing remarks ko. Ang dami kong sinabi. So, that's it for today, guys. And, overall experience, 5 over 5. As in, hindi ko ma-express yung sana yung na-experience namin, ma-experience yun. Or beyond that pa yung ma-experience nyo. So, thank you for watching kung umabot ka dito. And don't forget to subscribe, hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga videos namin. And see you on our next vlog. Bye!